Binago ng Espiritu, nasusupil ang galit, 15 ng Pebrero. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 13. Isa sa mga litaw na bunga ng Espiritu ang kaamuan sa paaralan ni Kristo. Isa itong biyayang dulot ng banal na Espiritu bilang tagapagpabanal, at binibigyang lakas ang may taglay nito na pigilan ang padalos-dalos at marahas na ugali sa lahat ng oras. Kapag iniingatan ang biyaya ng kaamuan nung mga likas na sumpungin o pabigla-bigla ang ugali, gagawa sila ng pinakamasigasig na mga pagsisikap para supilin ang di masaya nilang pag-uugali. Sa bawat araw ay makakamit nila ang pagpipigil sa sarili, hanggang sa magapi kung anong hindi kanais-nais at hindi katulad ni Jesus. Nalalakip sila sa banal na tularan, hanggang sa nasusunod na nila ang kinasihang tagubilin, maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 19. Kapag sinasabi ng isang tao na siya'y napabanal, pero sa mga salita at gawa naman ay mailalarawan ng isang maruming bukal na naglalabas ng mapait nitong tubig, ligtas nating masasabi na ang taong iyan ay nadaya. Kailangan niyang matutuhan ang pinaka-alpabeto ng kung ano ang bumubuo sa buhay ng isang Kristiyano. May mga nagsasabing lingkod ni Kristo ang napakatagal ng iniingat-ingatan ang demonyo ng kasungitan, anupat parang mahal na nga nila ang di-banal na elementong iyan, at natutuwa ng magsalita ng mga nakaiinis at nakaiirita. Kailangang mahikayat ang mga taong ito, bago sila kilalani ni Kristo bilang kanyang mga anak. Ang kaamuan ay panloob na kagayakan na itinuturing ng Diyos na napakalaki ng halaga. Sinasabi ng apostol na ito'y mas mahusay at mas mahalaga pa kaysa ginto, o mga perlas, o mamahaling kasuutan. Samantalang ang mortal na katawan lamang ang pinapaganda ng panlabas na kagayakan, ang pinapaganda ng palamuti ng kaamuan ay ang kaluluwa, at iniuugnay ang may hanggan ng tao sa walang hanggan ng Diyos. Ito ang palamuting pinipili mismo ng Diyos. Siyang nagpalamuti sa kalangitan ng mga vilog ng liwanag ay nangako sa pamamagitan ng Espiritu ring iyon na kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang mga maaamo. Awit Kapitulo 149 Versikulo 4. Ililista ng mga anghel sa langit na may pinakamagandang gayak yung mga nagsusuot sa Panginoong Hesukristo, at lumalakad kasama niya sa kaamuan at kapakumbabaan ng isipan. Binago ng Espiritu, nasusupil ang galit, 15 ng Pebrero. Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Santiago Kapitulo 3 Versikulo 13. Isa sa mga litaw na bunga ng Espiritu ang kaamuan sa paaralan ni Kristo. Isa itong biyayang dulot ng banal na Espiritu bilang tagapagpabanal, at binibigyang lakas ang may taglay nito na pigilan ang padalos-dalos at marahas na ugali sa lahat ng oras. Kapag iniingatan ang biyaya ng kaamuan nung mga likas na sumpungin o pabigla-bigla ang ugali, gagawa sila ng pinakamasigasig na mga pagsisikap para supilin ang di masaya nilang pag-uugali. Sa bawat araw ay makakamit nila ang pagpipigil sa sarili, hanggang sa magapi kung anong hindi kanais-nais at hindi katulad ni Jesus. Nalalakip sila sa banal na tularan, hanggang sa nasusunod na nila ang kinasihang tagubilin, maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 19. Kapag sinasabi ng isang tao na siya'y napabanal, pero sa mga salita at gawa naman ay mailalarawan ng isang maruming bukal na naglalabas ng mapait nitong tubig, ligtas nating masasabi na ang taong iyan ay nadaya. Kailangan niyang matutuhan ang pinaka-alpabeto ng kung ano ang bumubuo sa buhay ng isang Kristiyano.
May mga nagsasabing lingkod ni Kristo ang napakatagal nang iniingat-ingatan ang demonyo ng kasungitan, anupat parang mahal na nga nila ang di banal na elementong iyan, at natutuwa ng magsalita ng mga nakaiinis at nakaiirita. Kailangang mahikayat ang mga taong ito, bago sila kilalanin ni Kristo bilang kanyang mga anak. Ang kaamuan ay panloob na kagayakan na itinuturing ng Diyos na napakalaki ng halaga. Sinasabi ng apostol na ito'y mas mahusay at mas mahalaga pa kaysa ginto, o mga perlas, o mamahaling kasuutan. Samantalang ang mortal na katawan lamang ang pinapaganda ng panlabas na kagayakan, ang pinapaganda ng palamuti ng kaamuan ay ang kaluluwa, at iniuugnay ang may hangganang tao sa walang hangganang Diyos. Ito ang palamuting pinipili mismo ng Diyos. Siyang nagpalamuti sa kalangitan ng mga vilog ng liwanag ay nangako sa pamamagitan ng Espiritu ring iyon na kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang mga maaamo. Awit Kapitulo 149 Versikulo 4. Ililista ng mga anghel sa langit na may pinakamagandang gayak yung mga nagsusuot sa Panginoong Hesukristo, at lumalakad kasama niya sa kaamuan at kapakumbabaan ng isipan.